iba yung intermission number natin. Good day mga tropa, PH your boy Pops Nix. And for today's vlog, dahil marami rin nagtatanong sa akin, Pops, paano ro ba patabain or pakapalin yung mga aso nating especially Belgian Malinois? Ano ro ba yung ginagawa ko? Marami nagtatanong sa Facebook, sa chat, or sa comments. So, sinasagot ko naman. Pero ngayon, naisipan kong gumawa ng video para sagutin na lang yung mga tanong na yan or ano ba yung mga ginagawa kong way or ano yung mas easy way para mapakapal or mapataba yung mga aso natin. At sakto na mamayat ngayon si Athena, siya yung gagawin kong example. Siguro after mga ilang, siguro after 1 month, babalik tayo sa kay Athena, titignan natin kung may pagbabago ba. Pakita ko sa inyo kung ano yung date ngayon. Ngayon ay Tuesday, February 27, 2024. So after 1 month, ipapakita ko sa inyo si Athena kung talaga bang nag-improve siya or kumapal ba talaga siya. Yun, ito may date tayo, baka sabihin nyo gawa-gawa ko lang yon. Okay, let's go. Ayan siya, oh. Actually nabutas kasi yun, oh, nasira nila. Kaya ngayon magkasama sila ni Bella. Ayan, oh, lumulusot dyan. Napansin ko pati simula nung nagkasama sila ni Bella, doon na mayat si Athena dahil lang likot-likot. Tapos ang dami nilang mga kalokohang pinagagawa, agay nitong halaman. Ay, ito palang puno. Ano to eh? Ano ba to? Puno to ng kakawate. Ay hindi, baliti. Baliti to. Ayan o. Oh. Iba yung trip ni Bella eh. Oh. Simula nung pinaggaganto-ganto nila yan, ayan, namayat na. Hindi ko alam kung bakit biglang pumayat din to. Siguro may nakain na kakaiba. Or siguro nakain niya yung mga itong puno. Hindi ko alam. Tapos kanina umaga naman, ito ang tinira nila. Naabot nila itong gilid. Ayan o. Oh. Bella sa kabila. Kabila, Bella. Kabila. Tinakam. Siya Tina mga papso na mayat o. Oh. Laki ng pinayat o. Oh. Tingnan niyo yung dito niya o. Oh. Ayan o. Oh. Laki ng pinayat. Pero okay-okay pa naman yung katawan na yan. Kasi ang Belgian naman kasi mga paps, talagang slim lang ang katawan niyan. So gusto ko lang na medyo pakapal-kapalin pa ng konti kasi nga namayat siya. Kasalanan ko rin kasi ang nangyari, medyo tinipid-tipid ko sa dog food. Ayan o, payat o. Ayan yung likod. Hmm? Wala kasi akong pang timbang dito eh, para sana si Bella medyo mas makapal-kapal to. May laman-laman pa. Ito talaga payat o. Labas ang spine o. Pero ito namang Belgian naman, madali lang naman itong pakapalin ng, ano eh, ng katawan na to. Itong German ang medyo mahirap. Ayan o. Pero makapal na rin ng katawan ni Chelsea sa lagay na yan. Tama na yan. Chelsea! Okay. Alright. So start tayo. Ano ba yung unang step na gagawin natin? Unang-una, kailangan natin ng ito, pangpurga. Ito yung ginagamit ko, Proxantel. So kada isang tablet, 10 kilos. Ito si Athena, nasa ano to? 20 to 25 kilos to. Yan, nasa 20 to 25 siya. So dapat dyan, nasa mga 2.5. Pero ang gagawin ko ngayon, gagamit na ako ng tatlo. Kasi okay lang naman sumabra tong pangpurga eh, wag lang kukulang. Dati nga si Chelsea, ginamitan ko pa ng 4 eh. Eh almost 30 kilos lang yan, pero wala naman naging problem. So kailangan magpurga tayo ng kahit na after 4 to 5 months, mga ganun. Purgahin natin regularly yung mga aso. Lalo na tong mga to, nakakakain to ng kanin. Tina, tina yung katawan, payat. Si Bella okay-okay pa eh. May laman-laman pa sa spine pag kinakapitan ko eh. Pero si Tina talaga, laki ng pinayat. Ewan kung bakit. Anyways, so yun nga, unang step, purgahin natin ngayon. Okay, purgahin natin guys. Sit. Itong pangpurga naman, pwede naman itong ilagay lang sa pagkain. Pero kung kagaya nito na pwede namang isubo, di isubo na lang natin. Dito ka banda. Yan, subo na lang natin guys. Okay. One down. Ito lang. Muna umalis, wala pa. Okay, sapa. Ah. Two. Kain mo? Ay, niluwa. Shhh, no. Tina. Okay. Last one. Last one na. Ah, ito na. Last na. Shhh, no. Last. Good girl. Okay, goods. Second step, gagamit tayo ng vitamins. Elcivit.
Tapos, ang third step naman, dadagdag lang tayo ng dog food. Dadagdagan lang natin ng konti. So ito kasi, once a day feeding, gagawin nating mga twice a day na. Magbibigay ako ng konti sa kanya ngayon, mga 200 grams lang sa umaga. So yun lang, tignan natin yung effect after 1 month. Ito nga pala yung isa natin gagamitin. So after mapurga, ibabitamins natin to si Athena. So kung hindi Elcivit, Porsabulo yung ginagamit ko talagang vitamin since noon pa. Ayan. Maganda to. Bigyan natin siya ng 4 to 5 ml a day. Ayan o, nakalagay. 1 ml for 5 kilo. So nasa 20 to 25 to eh. Siguro mga 5 ml a day pwede na to si Athena. Alright mga paps, so 6 p.m. na ngayon, kakasara ko lang ng shop. Feeding routine tayo kay Athena. Athena, tabi muna, tabi. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yung poop nila ni Bella. Ayan o. Yan ang poop nila. Ganyan katigas. Tsaka hindi siya mabaho ah. Ganyan yung consistency ng aray ko. Ganyan yung consistency ng poop nila. So yun lang naman yung hinahanap ko eh. Actually, hindi ko na sila kailangan ng pakain niya ng sobrang taas na protein na dog food. Before kasi, once a day lang siyang kumakain. Isang puno na to, 500 grams. Pero ang gagawin natin ngayon, twice a day, 400 grams, tapos 200 grams sa umaga. Paghapon ko lang sila pinapakain ng marami. Ayan. Mga ganyang kadami lang, nasa 400 grams to. Actually mga paps, kung gusto nyo namang bigyan ng ibang klase yung... Tapos, lagyan natin ng konting rice. Itong rice, hindi ko alam kung gano'n to kadami ha. Pero, kahit may rice yung pinapakain ko sa kanila, matigas naman yung poop nila, hindi naglalabsak. So, okay lang. Basta i-deworm lang natin regularly yung aso. Tapos, lagay yung dog food. And then, itong vitamins. Pag hindi inuubos, maganda, i-direct nyo na sa kanya gamit kayo ng syringe. Tapos ito kahit na isang ganyan lang oh. Yan, isang puno, tapos sobra ng konti, okay na yan. Yan lang ipapakain natin kay Athena for maintenance. Pero hopefully, tumaba siya dito sa gagawin natin. Hindi naman ako against dun sa mga nagpapakain ng mga liver, ng mga chicken breast na boiled. Ang sa akin lang kasi, unang-una, mas mahal yon. Pangalawa, kailangan din ng time to prepare. Pangatlo, may chance kasing maging maselan or pihikan yung mga aso kapag pinapakain nyo ng mga ganun. Anyway, mas maganda yon kasi nga mas may nutrients pag ganun. Tsaka mas gaganahan yung aso nyo. Pero ako kasi, itong mga aso ko, dog food rice lang talaga for maintenance. Kumbaga, dalawa lang yung choice nila. Kumain sila or hindi. Kung ayaw nila, bahala sila. Pag dinalagin nila, tatanggalin ko. Sit. Stay. Okay. Go. Ayan o. Diba? Check nyo maigi after ilang... After 1 month tuloy. Check nyo after 1 month kung tataba ba siya. So gandito na lang for today. See you again after 1 month. Good day mga paps. So meron tayo ditong package. Binili ko to para kay Dottie. Para cute siya. Eto. Asya kaya to kay Dottie? Parang laki naman. Dottie, come. Come. Up. Good girl. Oh, testing mo to nga kung kasya sa'yo. Para cute ka dito, para matuwa naman sa yung mga tao sa pet shop pag pumunta. Uy, halika mo na dito. Come, come here. Dottie. Nairita siya. Ayan mga Dottie, kung maganda. Oh, di ba? Alright. Para cute. Diba Dottie, para cute. Good afternoon mga paps. Today is March 10. So 12 days pa lang yung nakalipas since nung nag-start tayo kay Athena nung program niya sa pagpapakapal or pagpapataba. And hindi ko na kailangan paabutin ng 1 month para makita yung result kasi may nakita na akong konting result. So pwede na to siguro ha. Ako napansin ko na yung pagbabago. Hindi ko lang alam kung mapapansin nyo rin pero tingin ko kumapal si Athena ng kaunti. Tandaan nyo lang mga paps, malaking factor dito yung genes. Athena? Baba ka. No. Ayun mga paps, tingnan nyo yung katawan. Ito kasi Athena, medyo heavy bone to eh. Makapal yung bones niya kaysa kay Bella. So ito, pinapakain ko ng at least 500 to 550 grams a day ng dog food. Si Bella, nasa 400 lang yan pero maintain naman. Tapos si Chelsea naman, 500 grams din yan to 550 a day. Chelsea, come. Tingnan nyo yung katawan, ang kapal. Lahat po ng mga dogs ko, ano yan ha, naka-doggy beep ako sa mga aso ko.
Yan. Tingnan yung katawan ni Athena. Compare nung last time, ako tingin ko okay na yung ganyang katawan eh. Malaki na yung in-improve niya. Wala kasing timbangan eh, hindi natin matimbang eh. You know, kumapal na yan ha, compare last time. So doggy dip lang yan mga paps. Ako kasi mga paps, kaya doggy dip yung ginagamit ko kay Athena kasi maganda naman siya for maintenance, medyo mura pa. And kita naman natin yung result. Yung palang vitamins, malaking tulong din ha. Kasi nung nag-start ako mag-vitamins ng Elsevit, nakita ko mas kumintab yung coat niya. Tapos, mas lumaka siya kumain. As in, pag kumakain siya, sobrang ganado. Saglit lang ubos yung pagkain niya. At meron pa tayong isang tropa pi na nagtatanong sa Facebook. Kapag daw sa papi, paano raw pakapalin? Or, ganun din, paano patabain, paano palakihin yung papi? Laging tinatanong sa akin yan. Lagi ko na namang sinasagot, diba? So ngayon, gumawa na ako ng vlog. Sa papi po, para yan kumapal or gumanda yung katawan or lumaki, make sure na complete vaccine, updated yung deworm, tapos bigyan nyo siya ng medyo mataas na protein na dog food. At least 27 to 30 yung content ng protein ng dog food. Ang ma-advise ko sa inyo dyan ay special dog, Aussie puppy, or pet one puppy. Yung doggy beef kasi ako, para sa akin, mas okay siya sa maintenance eh. Mas ginagamit ko siya sa maintenance. Pero pag yung simula 2 months up to 10 months or 8 months, nagpapalaking aso, mas maganda yung medyo mataas talaga yung protein content. Tapos bigyan nyo rin siya ng mga boiled na kalabasa, carrots, dahon ng malunggay. Kung meron kayong pwede, kung masipag kayong mag-prepare, okay yan, samahan nyo rin yan. At huwag nyo kakalimutan yung vitamins. Pwedeng Forza Blue, pwede rin Elsevit. Ako yun lang yung diskarte ko sa mga aso ko. Basic na basic lang mga paps. So yun lang, sinashare ko lang lagi sa inyo kung ano yung experience ko, kung ano yung talagang real life experience ko sa mga aso ko. Diba, Tina? Good girl. Okay. Ito, oh, ayun, oh. Ayun, oh. Tingin ka sa camera. Oh. Oh. Laki ng in-improve ni Athena, mga paps. Diba? So, yun, oh. Kapal ng dibdib niya, no? Mm. Diba? Ako, nakita ko na yung result niya. So, pwede nyo subukan yung ginawa ko. Basta yun nga yung mga importante lang na dapat nyo sundan. At, tingnan nyo rin kung hiyang yung dog food sa kanila. No? Testing din kayo ng ibang dog food. Hindi naman kasi porkit maganda yung doggy beef sa aso ko, eh, sure na mag-work na sa inyo. Huwag kayong matakot mag-testing ng ibang dog food or mga ibang combination ng pakain, no? Okay, hanggang dito na lang. God bless. Keep safe. Pop Snakes out.